I was there when needed someone who wasn't getting over you. So ayan guys, nag-start na silang magbungkal ng lupa sa may harapan. Iyan ang gagawin naming terrace. Ang gagawin nila dyan ay pipinishin at sisementuhan. So ayan na guys. The next day. Nagpunta ulit sila mama sa bahay and then ayan, na-finish na nila yung sahig and then ayan, yung bakod. Nalagyan na rin nila ng pader and then sa taas nyan, nilagyan na nila ng tubular para lalagyan nila ng angle bar. The next day. So, kinabukasan guys ay tinanggal na nila yung kahoy na nag-support doon sa pader at saka doon sa tubular na inilagay nila. So, ayan na guys yung itsura niya. Naikabit na yung tubular sa bawat poste. So, yan yung magiging parang pundasyon niya upang sa ganun, pag inilagay na yung angle bar ay maging matibay siya. The next day. So, ayan guys, naikabit na din nila yung angle bar. So, maganda na rin siyang tingnan. Ayan. Natapos na yung pagkabit ng angle bar doon sa harapan sa gagawin namin terrace. Ayan. So, itong kabila naman na pader na medyo basa pa yan. So, pag natuyo na rin yan siya, ilalagay na rin yan, ipaparehas doon sa kabila para pare-parehas yung bakod namin, guys. Ayan. Dyan. So, ayan na. Unti-unti na rin nabubuo yung mga bakod namin at pader. Maganda rin guys na may bakod ang bahay upang sa ganun para sa safety at privacy ng inyong bahay. The next day. So ayan guys, napinturahan na nila yung tubular at saka angle bar na ikinabit nila. At yung ibang poste ay na-finish na rin nila. So iyan ang una nilang inilagay na pintura upang sa ganun daw yung mga bakal ay hindi magkalawang agad-agad. So, napansin nyo guys na parehas yung bakod doon sa side. Yung side na yun guys ay may bakod na talaga. So, para hindi na lang din yun bakbakin, ay ipinarehas na lang din yan yung nasa harapan. So, iyan yung magiging terrace namin at saka ang magiging paradahan ng motor ng asawa ko. So, pag matapos na yan guys, pwede namin palitan yung kulay ng bakod upang sa ganun ay maganda siyang tingnan. So, yan pa lang yung unang natatapos na bakod. So, ininext naman yung sa side at saka doon sa likod. So, yan na guys yung itsura at ang kabuuan ng harapan namin na nalagyan na ng bakod. So, ayan na yon, na-finish na rin ang sahig at yung pader at ang bakod. The next day. So, dito naman sa gilid, guys. Ayan, napaderan na siya. And then, isusunod na dyan yung pagkakabit ng angle bar or tubular. Katulad dun sa nauna. And then, dito naman sa gilid, sa likuran, malapit sa may CR. Ayan naman ang pinaderan nila. So, nalagyan na rin ng mga hollow blocks. Yan. So, yan naman ang isusunod nilang lalagyan ng angle bar. Yan ang likuran namin. So, dun banda naman ay hindi pa natatapos. Yan, iku-continuous pa nila yan guys. At dito naman sa gilid na yan, sa may pader na yan, babakbakin yan at dyan ilalagay yung exit door. At ayan yung tagiliran niya na ipinarehas doon sa may harapan. So, papantay din yan guys. The next day. Kinabukasan guys, binisita ulit nila mama ang bahay para i-check kung natapos na ba yung iba.
So yan dito sa gilid ng bakod. Chinik nila kung napadira na yung banda malapit sa exit door. So ayan na nga, napadira na yung banda malapit sa exit door. Pinapatuyo na lang yan siya. And then dito sa kabila ay iko-continuous. Yan yung ano sa likuran namin yan, guys. The next day. Kinabukasan ulit, chinek ni Mama, ayan. Pinantay na nila yung bakod namin. And ipatungan nila ulit ng semento yung dating may design na bakod. Kung makikita nyo, may pa-letter B yan. Yan. So ngayon, ang ginawa nila, pinantay na nila yung semento. Yan, medyo basa pa yung semento na ipinatong nila. Yan. At kikinisin pa ulit yan. And then, doon, sa may tinatayo ni Mama, dyan na ilalagay yung bakal para sa exit door. And then, yung hindi natapos na bakod, ayan, ay na lagyan na rin ng hollow blocks. So, ayan, sinukat na nila at ilalagay na nila yung bakal para sa exit door. Yan ang ikakabit nila. So, dito naman ay nakumpleto na nila yung pader. Nakinis na yung iba. Ayan. Ito na lang ang hindi pa nakikinis. Papatuyuin pa ulit yan. And doon naman, nagawa na rin nila yung septic tank. So, yun na yung septic tank. Ang sabi nila, kailangan daw malalim ang pagkahukay upang sa ganun hindi daw magbara agad at mapuno yung septic tank. Ayan. And then, ayan. Doon naman sa loob, pinuntahan nila Mama yung gumagawa naman ng angle bar. Yan, may tagaputol ng angle bar, may tagasukat, at meron ding tagakabit ng angle bar. So, nakabit na nila yung tubular. Ngayon, yung angle bar naman ang ikakabit nila. Ayan, inumpisahan na nila isa-isa yung pagkakabit ng angle bar. Pupukpukin lang, tas wewelding-in. Ayan, si Kuya, tagasukat ng angle bar para sakto at tama lang yung at pantay-pantay ang kaninyang laki. Ayan. The next day. So, ayan, kinabukasan, binalikan nila Mama ang bahay kung natapos na nila yung pagkakabit ng angle bar. And then, ayan, natapos na nga ang pagkakabit ng angle bar doon sa gilid. And then, chinek naman nila doon sa kabila. Ayan, dito naman sa may kabila, napostehan na rin siya, nabakuran na rin at nalagyan agad ng angle bar malapit dito sa may exit door. So ayan, nakinis na nga lahat ng pader at natabunan na rin itong septic tank. Dito na rin sa gilid ay okay na rin, nakinis na at may angle bar na. Poste na rin itong exit door, ayan, ng likuran. Iyan naman yung harapan. The next day. So, kinabukasan, bumalik ulit sila Mama. Kinik ni Mama yung kabuuan. Diyan na nilagay ni Mama yung mga halaman sa harapan.
Yan na, nalinis na rin. Yung mga semento. Ayan. At maayos na, natabunan na yung septic tank ng lupa. So, nabuo na yung pader namin, yung bakod namin. So, ito na rin. Nalagay na rin, napostihan na rin yung gagawing exit door. At pantay na rin yung bakod namin. Nakinis na rin lahat. So, ayan ang aming kabuuan ng mga bakod na napagawa. Hindi pa siya totally tapos, pero at least unti-unti na rin nabubuo. Ayan. Nikot nila ang buong bahay. Mula sa unahan, sa gilid, hanggang sa likuran. So, ayan. Nalinis na lahat. Ayan. Pati sa loob, nalinis na. Ayan, lagi yan pinupuntahan ni mama, niwawalisan. Ayun. Salamat ma, sa suporta. So, pag uwi namin, meron na kaming matutuluyan at matutulugan.